Ano ba yung smack that na yan? Smack that! Down on the floor! Smack that! Give me some more! Smack that! Down on the floor! Smack that! Oh! Hindi ko kinakanta yun, mga Lodi eh. So yun na nga, kwentuhan ko lang kayo. Second year high school ako nung ano, nung talagang nagbisyo ako. Third year high school yun. Diretso na yung tugtog ko noon, araw-araw yan. Third year high school. Dire-diretso yun na tugtog palagi. Papasok ako sa school namin. Hindi ako bababa sa mismong school eh. Bababa ako sa 7-Eleven kasi kailangan kong bumili ng kape. Kasi palagi, araw-araw, dalawang oras lang ang tulog ko. Ganun ko pinagtiyagaan, ganun ko binild up yung talent na meron ako ngayon, mga Lodi. So hindi rin siya biglaan na wala namang magaling kaagad eh. Kunyari pinili ko tong gawin, hindi naman magaling ako kaagad eh. Kunyari gusto mong kumanta, hindi naman magaling ka kaagad, di pwede yun. Pag-aaralan mo talaga. And kung mahal mo yung ginagawa mo, pagtutuunan mo ng pansin. And yun, yung sa akin kasi noon, nung nag-college ako, kaya hindi ako nakatapos ng pag-aaral, Lodi. Ganito yung kwento noon. Nakatatlong school ako, nakatatlong course ako. Una, nag-aral ako ng business ad. Pero hindi ko na ituloy kasi palagi akong puyat. O, di trinay ko ulit. Nag-edok ako. Nag-edok ako. And then, ganun ulit nangyari. Tuloy-tuloy pa rin tugtog ko. Tapos, tumigil na naman ako. Pagkatapos nun, sige, subukan ko ulit kahit basta may matapos lang ako. Yun ang sabi ko nun. Nag-mekaniko ako ngayon. Pero yung puso ko talaga, nasa music talaga. So, yung time, kasi mula nung third year high school, fourth year high school ako, hindi na ako humihingi sa mga magulang ko. Nang pambili ko ng mga gamit, ang bisyo ko, ang ano ko. So, mula nun, nagkaroon na rin ako ng parang lakas ng loob na sabihin kila mama na, niluloko ko na kayo. At the same time, niluloko ko na yung sarili ko. Kasi, hindi na ako pumapasok eh. Every time na punta ako ng school, inaantok ako. Pumasok man ako ng buong araw, wala rin pumapasok sa utak ko. Kasi, wala ako sa diwa palagi. Wala ako sa tamang pag-iisip. Uyat ako eh, mga Lodi. So, nung time na sinabi ko na sa kanila yon, hindi rin sila kumontra kasi alam nilang kapag ginawa ko yon, tututukan ko yung craft ko, tututukan ko yung music ko, tututukan ko yung gusto kong gawin. And so far hindi ko naman sila nabigo na kahit di ako nakapagtapos, mga Lodi. Alam ko sa sarili ko na masaya ako sa kung ano yung pinili kong tatahakin. Alam ko sa sarili ko na masaya ako kasi nagagawa ko yung gusto ko. Yung pinili kong daan, ito talaga yung gusto ko para sa sarili ko. Diba? So, sa inyo mga Lodi, I mean, magkakaiba tayo ng opinion, magkakaiba tayo ng komento. Pero, para sa akin, ang ano kasi, hindi ko pa sinasabing successful ako ah, mga Lodi, kasi sa akin, ang success, ano eh, pagkontento ka na. Eh ngayon, mga Lodi, hindi ako magsisinungaling, hindi pa ako kontento. Marami pa akong gusto mangyari. Gusto ko pa magka-album, gusto ko pang, alam mo yun, gusto ko magka-album, gusto kong kahit isang kanta lang, isang kanta na sinulat ko, na ginawa ko, yung sumikat, mga Lodi, diba? So,
sana samahan niyo ako sa journey ko. And sana mga Lodi, maging way itong tawag ng tanghalan para sa ano natin, para sa journey natin. Of course, huwag na huwag natin kalimutan ng magdasal palagi. Kasi siya lang yung kakampi natin eh. Siya lang yung pinakakakampi natin palagi. Diba? Sa mga ano, palaging nafe-fail dyan, mga Lodi, ang pinakamagandang ibig sabihin ng fail is first attempt in learning. Diba? Yun yung pinakamagandang ibig sabihin ng fail. Kasi yung unang sumubok ka, nagkamali ka, pero ang importante, natututo ka. Kaya, sa mga palaging bumabagsak dyan, sa mga palaging ano, man, ganyan ako nun. Hanggang ngayon eh, hindi ko masabing naabot ko na yung gusto ko eh. Kasi hanggat merong opportunity, hindi matatapos yung ano mo, hindi matatapos yung pangarap mo. Kunwari, naabot mo yung isang pangarap mo, hindi pwedeng hindi ka ulit mangarap eh. Kasi libre ang mangarap, di ba mga Lodi? Libre ang mga mangarap. Di ba? So, mangarap tayo ng sobrang taas. Mangarap tayo ng sobra. Walang imposible, mga Lord. Walang imposible. Ibibigay niya lahat yan. Or kung hindi man niya ibigay, may mas better na plano yung Panginoon sa atin. Palagi, di ba? Pangarap ka sa bawat sandali. Eh! So, yun. Manalig sa taas palagi, syempre, mga Lodi. Naiiyak ka kasi. Hindi ako naiiyak, mga Lodi. Masira ulo. Hindi ako naiiyak. Nagkikwento lang ako. Ano, mag-request kayo. Kanta na tayo. Yeah. Yan, mga Lodi, huwag kayong mawawala bukas. Alauna. Oras sa Pilipinas, mga Lodi. Always remember us this way. Kaso mataas kasi yan eh. So when I'm all choked up, I